So yo, hello guys, good morning sa inyo. Meron tayong mabilisan lang na video rito. Mag-DIY tayo ng ating mga crank na na-loose thread. Yung mga bolts ng crankcase natin ng project bike natin na XR200, yung motocross bike. So yung mga tornilyo nito mga halos karamihan loose thread na. So i-DIY natin, i-re-refer natin. At pakikita ko sa inyo yung simpleng pag-refer na hindi na natin kailangan dalhin sa sa machine shop para gumastos ng mahal. So ito yung papakita. So yun guys, ito yung ating motocross bike na XR200. So ito yung papalitan natin. Bali ay project bike natin to. Gagawin natin, i-build natin, i-restore natin. Tapos yung kanyang engine i-ano rin natin, ayusin din natin. So yung mga problema nitong bike na to yung mga bolts niya sa crankcase, yung mga ganyan. So may mga loose thread na yan, kaya tumatagas na yung langis niya sa ilalim. Kasi kahit higpitan mo yan, hindi na yan mahihigpitan dahil nasa loose thread na yung mga tornilyo. So yun yung gagawin natin ngayon bago natin tapusin to, itong ating project bike na to. Uunahin muna natin gawin yung mga major na mga sira at saka yung mga dapat natin na ayusin sa makina bago natin i-restore tong kanya sa body. So yun guys, ang problema natin dito itong susolusyon na natin dito, itong mga tornilyo niya na nasa gilid na to. So ayan, kung makikita nyo may mga tagas yung ilalim niya dahil dun sa mga loose thread na tornilyo. Almost lahat nung nandito is loose thread. Hindi na siya umigpit. Ayan, nagsasabi na siya ng mga washer. Gumamit na rin sila ng oversized na tornilyo. So hindi pa rin parehas na. Kaya ito yung medyo gagawa natin ng paraan ha. Bibili tayo, order muna tayo ng gamit, i-DIY natin to instead na magpa machine shop tayo. I-rebuild natin yung mga niya ng refer, may refer oil, ang tawag dun ay hexicoil refer kit na gagawa ng trade na bago. So yun, instead na magpapunta tayo sa pumunta tayo ng machine shop, mahal ang sisingilin sa atin yan. So, gagawa natin siya ng DIY para matutunan nyo din, at kung sakali na mangyari sa inyo yung mga ganito na na malulustre yung mga tornilyo nyo, magawa nyo na ng paraan. So madali lang yun. Makikita ko sa inyo sa susunod natin. Hintayin muna natin yung pyesa. Order muna tayo sa online, sa Lazada or sa shop. 2,000 years later. So yun guys, after a long waiting, nabot din tayo ng 2 weeks. 2 weeks, dumating na rin tong ating repair. Ayan, yung repair kit ng ating hexicoil. Tawag dito. So yun, order ko to sa Shopee, kung magtatanong kayo at kung gusto nyo nang bumili, lalagay ko na lang yung link sa description. So ito guys, pakikita ko sa inyo itong kanyang sizes at yung kasama ng mga set na to. Ayan, mura lang to guys, parang nasa around 300 plus lang yata ang bili ko nito. So stainless na to, stainless. So ito guys, ito yung gamit na kasama niyang barena to. And then ito yung gagawa ng trade para maipasok natin to. Ayan, itong itong coil na to. Itong coil na to ay may trade sa labas, may trade sa loob. Ayan. So ito yung gagawa ng trade na bago dun sa ating na loose thread na na crankcase. And then ipapasok natin ito doon. Tapos dito, yung same size ng tornilyo natin, yung stock ha, hindi tayo nag-oversize. So, stock na gagamitin natin na tornilyo, yun yung ating gagamitin papasok dito.
Ayan. Okay, sanggalin na natin yung tornilyo. Ito, malabog. Ito lang ang maikpit dito, itong part na ito, ang dalawang piraso. Ito lang yung mabuo rito, itong dalawang cover sa kanyang sprocket, and the rest puro ano na, puro loose thread na, tsaka iba na yung mga tornilyong gamit. Ito yan, loose thread na siya, ayaw na siyang humigpit. So ito papalitan natin, ito straight na rin. Ito mo, may pit pa pang isa na to. Okay pa. So ito guys, ito yung stock natin na ano, na bolts niya, ano, ito. So ito yung 8mm sa ulo. Kapag magbubukas ka, ang gamit natin na pambukas dito is yung 8. Ayan. So ito yung stock. So ito yung ating ilalagay na hexicoil. Ang ano nito, ang trade nito, pagka bumili ka, pagka naghanap ka ng ganitong trade para sa aktor dito, ang tawag dito ay 6mm yung pinaka trade nya, yan, yung sa loob. So yan, stock to, yan, kasya yan, yan, yan talaga yung sukat nya, yan. So ngayon, pagka bumili ka nito, may kasama na siyang set, katulad yung pinakita ko sa inyo. Meron na siya nitong drill bits at itong panggawa ng trade, na kung makikita nyo yung sukat niya, dito rin yung sukat niya. Ayan. Ayan guys, kung mga ayan. HSS MX by 1 or M6. Ayan. So ayan yung sukat niya. Pagka tumingin kayo online kung anong sukat, kung tatanungin nyo kayo anong sukat yung para dyan. So usually karamihan sa mga crank natin, lahat yan ay kung tawagin pagka maghahanap ka ng bolts, lahat yan ay 8mm yung ulo. Pero ang trade nyan is 6. Yan. Kung ang susundin mo yung pinaka trade, 6. And then yung ulo niya ay 8mm. So meron din 6 na yung trade, tapos 10mm naman to yung pinaka ulo niya. So dito ko talaga babase sa may pinaka trade niya, no, hindi rito sa ulo. Gaya nito guys, eto. Yan. So parehas yan ng trade, magkapareha siya ng trade. Pero magkaiba yan ng ulo. Yan. Ito yung 8mm at ito yung gis 10mm. Ayan. Nakikita nyo guys. Ayan. So ayan, ngayon ito ang gagawin natin. Itong thread na hexicoil na to ay ipapasok natin dito. So gagawa tayo ng bagong thread sa pamamagitan nito at nito. So ngayon i-tradean muna natin siya, or i-drill muna natin siya para maipasok to. And then, susunod na natin tong
pump thread nya. So ayan guys, lalagay ko na rito sa barena. So susukatin niyo lang yung lalim ano ng patatagusin niyo, kasi ito guys hindi yan tagusan sa loob, no. Andito lang yan sa may bungad. So halimbawa, sukatin niyo ng ano yung pinakalalim niya. So ito, may panukat tayo rito. Pero kahit wala kayong panukat na ganito katulad sa akin, sukatin niyo na lang siya ng ting-ting. And then yun lang yung kailangan yung palalimin ano. Wala dito. Ayan. Nalapit natin na konti yun. So, ayan guys. Makikita nyo. Yung pinakapanukat ko. Ayan. Ayan. 20.8 mm. Yan yung pinakasukat. So yan lang yung sukat ng bukutasin natin. Hindi natin kailangan pasasagarin sa loob, kasi madadamage natin yung pinakaloob nyan. So hindi tagusan yan, hanggang sa may ano lang yan, may hangganan yan. So alalayan nyo lang yung pagbutas. Pagka, kasi ang kailangan lang natin nito ay mabigyan siya ng bagong butas para mapatrade natin, makain niya yung pinakauna o yung loose na loose thread na bala, na loose thread na bolt, sorry. So ayan ano guys, uburasin natin. Dandanin lang natin ano, para sa ganun ay hindi tayo sumagad. Pwede nyo rin naman tong ano, pagganahin gamit lang yung mano-mano. Kung wala kayong barena, pwede naman nyo siyang vice grip lang, tapos unti-untiin nyo siyang papasok. So yun oh, yan. Tumukod na tayo guys. Kaya susukatin natin yung kanyang kung hanggang saan yung aabot. So dapat hanggang dito. Ating 20. Okay. So ayan guys, pagkatapos natin yung butasin tulad yan, etong pinaka ano natin, kung makikita nyo, ayan, ayan yung ano nya, ayan. HSS M6x1. So ito yung sukat nito no. Ngayon, i-trade lang natin to dito. Papasok. So gagamitan natin siya ng katala. Katala na lang.
ma-trade natin. Papasok. Kung meron kayong buy script o tala, hihitin nyo lang siya, papasok. Pag gumagawa siya ng bagong trade, ayan, pantayin nyo lang yung pasok na para pantay yung trade ng pag nana natin. Pag gumagawa siya ng bagong trade sa loob, eh lalapit ko para makita nyo lang. Pantayin natin ang ano para hindi marami. Maling yata guys. Ulitin natin. Pag gumagawa siya ng bagong trade, papasok sa loob. O yan. Nakikita nyo. Tapos, tutugon niya doon, no? Sa may pinakadulo. Panaano niya na yung pinakahangganan niya. Stop na natin. Lagyan natin guys ng lubricant. Lagyan natin ng langis or kung anong pwede nyong ilagay ng pampaantulas dyan para mas mabilis sya na mas malambot. So magaan lang naman to, malambot lang naman to dahil alloy lang ito. Tingnan natin pa na saan yung pinasukat niya, no? Ayan guys, hanggang dyan na yung pumasok ng trade niya, no? Ayan. So kung makikita nyo, meron siyang bagong trade. Ayan. Ayan na yung bagong trade niya. So dyan, para ano natin, hindi tayo gagamit ng oversized na tornillo. Dahil ilalagay natin yung hexicoil natin para maibalik natin yung standard lang na bolts na o tornillo na ginagamit natin. So ayan na pa natin ng konti.
So ayan, makikita nyo guys, ito yung ginawa niyang crate. Ayan. And then ayun, malapit ko ng malapit. Ayan guys, meron siyang bagong crate. So ngayon, lilinisin nyo lang siya, no? And then, ang gagawin nyo na next is, ipapasok nyo na itong coil. Ang kanyang coil. So, ito nga pala guys, sa set niya, kasama na rin ito. Itong tools na ito. Ito yung gagamitin natin pampasok ng coil. Itong hexi coil niya. So, ayan, ano. Mapapansin nyo, meron siya rin itong, ayan, yung parang pa-straight na ano na yan. So, gaganito nyo lang yan. Itong gamit na to, ayan, yan, lalagay nyo lang siya sa pinaka mark na yan. Ayan. Tapos ipapasok nyo lang to pa ganito, and then ititrade nyo lang din. Ayan. Ayan, kaikutin nyo lang at nakatrade siya dyan guys. Nakatrade yung coil na yan hanggang doon sa dulo. Ayan, hanggang sa maipasok natin. Ayan. So ayan, feeling ko sumagad na kasi medyo maikpit na. Ayan. So guys, yan yung magiging trade nya dyan sa loob. Ayan. Itong kanyang pinaka-trade mo, yung original na ano niya, na volts niya. Ayan, papasok mo yan dito. Ayan guys. Yan lang kasimple. Meron na siyang bagong trade. Ayan. Yan, habang inihigpit niya yan, lalo pa siyang sumisikip, lalo pa siyang umihigpit. Dahil yung coil na yon, habang pinapa, habang sinitrade mo to, paigpit, yung coil na yon lalo bumabaon. And then, stainless yung gamit natin. Hexi coil na yon, ano. So, hindi yan nabubulok or hindi yan kinakalawang. So, ayan guys. Ito yung sample pa lang nitong isa. So, gagawin pa natin itong almost 6 na holes yata yun nandito. Ayan, so yan guys, nagawa na natin yung isa. Ganun lang simple guys. Mamaya pag nalagyan na natin lahat ito, saka natin isasara. So yan, naikpit na nga, hindi ko na mga mailabas. So guys, hindi na yan matatanggal dahil nakapasok na siya sa loob. At ito na lang tornilyo na habang inigpit mo, lalo siyang pamapasok at umiigpit. So gagawin pa natin itong mga susunod na butas na to para lahat siya is ma-complete na natin. Ayan guys, tapos na natin barinahin yung mga iba pang butas. Ano? Ang gagawin natin, titry down na lang natin sila lahat. So yun guys, na trade na natin lahat siya, no? Yung mga butas niya. Saka nalinis na rin natin, nalis na rin natin yung mga ribaba. Tanggalin nyo lang yung ribaba na pinagtanggalan para malinis.
pag kinabit natin tong kanyang toxical. So yung gagawin lang natin dito, tulad ng ginawa natin sa una, and magamitan natin ito, kasama na ito dun sa set na yan, bali gaganyan niya lang yan dyan dito. So yan, meron siyang ano, nakawal mo yan dyan, yan, bali pagka ipinasok niya, inikot niyo yan, susunod na yan dapat bawat butas na lalagyan natin. So yan guys, bali papasok nyo lang sya dyan, and tapos pipihitin nyo lang papasok. Kamahirapan na kayong ilabas yan, no? Pag pinihit nyo na yan palabas, mahirap na yan, yan, hindi na sya susunod, hindi na sya lalabas. So kailangan pag pinasok nyo to, pag pinasok nyo yan, make sure na malinis na saka maayos na. Bali yan, pag ipinasok nyo yan, redirecho na yun doon. Pasok na natin sa loob, no? Ayan na siya guys, oh. Makikita nyo, ayan na siya lang. Pamake sure lang na pagka naglagay ko ng itong hexicoil, malinis na, saka sakto na yung ano nyo, yung butas na lalagyan nyo. Nakapasok na yan, isa, dalawa, tatlo. Ito yung ginawa natin nung una. Ito kasi guys, parang spring kasi ito, eh. So habang iniigpitan mo, habang pinapasok mo, umiigpit siya. So hindi mo na yan susunod palabas, hindi mo na yan mapapalabas. Kaya kailangan pag sure na ipinasok mo na siya rito, idiretso mo lang. Ayan. Yan, tinan mo guys, pipihitin ko pabalik, hindi na yan susunod kahit anong gawin mo. Matigas na yan. Masisira mo na yung pinaka, ano niya, trade niya, yung hexi trade niya, yung hexi coil na yan. Kasi spring kasi siya, nababatak yan. So yan guys, pasok na natin pang apat na to, ano. So kahit hindi mo to isagad guys sa loob, pagka nagpihit ka, pagka pinihit mo yung tornilyo mo, susunod na yan, sasagad na yan doon sa taas, pinakadulo. So yung kompleto na guys, meron na tayong trade lahat sa loob, nandiyan na lahat sa loob yung trade natin, yung hexicoil trade, yan, so kompleto na. May binili rin tayo na ano guys, binili na rin natin to bago na papalitan natin yung mga stud niya, kasi puro mga ano na yung stud bolts niya, puro mga ginamit nila, iba-ibang klase. So nagpalit na rin tayo nito ng Allen wrench. Ayan guys, pumabasok na siya ng naigpit, no? So ngayon pagka hinigpitan nyo to, habang pinapasok nyo yung tornilyo, humihigpit pa siya lalo dun, tapos tumutulak siya papasok, kaya hindi nyo na siya masisira o malulostrid. Pero yung coil na yun, pagka ipinasok nyo, make sure diretso na,
kasi hindi nyo na yun mailalabas eh. Ayan guys, babalik na natin yung takip para ititignan natin kung lapat na siya. So yun guys, no, naikabit na natin yung iba. Ito, puputulan natin to. Mukhang mali yung sukat na nabili ko, mukhang mahaba, so babawasan ko na lang tong isa. So ito lahat na ikabit na natin, no, naisagad na natin, naikpitan na natin. So ayan guys, mission accomplished tayo dito sa nagawa na nating DIY nito. So yung mga ano natin, na kung sakali na magkaroon kayo ng problema, yung mga ganitong klaseng ano, yan lang yung best na solution para dun sa, so may kanya-kanya sukat yan, pero yung mga gamit natin dito, kung bibili kayo ng size or ng ganun nga na hexicoil, ang hanapin nyo lang basta yung pang crankcase na ang trade ay 8 yung ulo na stock, 6M ang sukat. Kaya para hindi kayo ano. Ngayon kung halimbawa naman yung mga 12 tulad nito guys, ito yung mga ganyan, yung trade nya na 12, yan yung mga M8, mga M8 naman ang trade nyan. So yung ganun na lang guys, hanggang dito na lang yung video natin. Don't forget to hit the like button and share na lang uli para doon sa mga bago at na nang ma-update pa tayo sa mga iba pa nating video. So maraming salamat sa inyo. Salamat at thank you sa mga suporta.